right now, and this is going to be a good fight. Sabi nga dito ni Imba DJ, aka ako si Douglas. Kasama ko ngayon si... Ako si Doggy. Okay. Speaking of matchups, in terms of drafting, sino ang tingin yung nanaig dito? As you can see, roughly siya, hinahabol ni Papi Papi po. Maayaw siya tigilan ni Chakno talaga. Grabe. Sakit ni Papi Papi po. Papi Papi Laking bagay no, sa jungler pa napunta. Oo. Parang binigay talaga yun, no? Set up play para kay Chakno at si Ryzen. Ganun din yung nangyari nung game 1. Nung nag-steal sila sa may, nung nag-invade sila sa may purple buff ng Echo. Ang bagay nun, first blood tapos naago pa yung mga jungle. Paruy. Buti na lang, naisip ka agad na Age na mag-counter invade. Mm-hmm. Umikot ka agad sa ibang lane. Mm-hmm. At ito yung tinatawag natin vertical jungling. Yes. Ano ibig sabihin nga ba ng vertical jungling? TDZ. Yes. Well, sa vertical jungling, makikita mo yung kapag sobrang aggressive or mataas yung invade capability ng kalaban, which is Omega. Ang pwedeng gawin ng isang jungler after taking the orange buff or the purple buff dun sa may side nila is imbis na kunin nila yung orange buff sa baba nila, sa side nila, pwede nila silang umangat dun sa, or mag-invade din, mag-counter-invade dun sa orange buff ng OMG. So yun yung vertical, parang pataas. Imbis na pahiga. Oh. Imbis na pababa pala. Kapag galing ka sa purple. Yeah. Hindi ka east-side. Hindi east-side. Ka west-side. North side ka. North ka. Mm. North at south. North at south. It's the place to be. Yeah. Wawa si Matilda dun. Sinuntok si Ipa ng dalawa. Pakito tsaka Joe. Wala. Yung tinatawag nating MMA duo. Mm-hmm. Kasi yung isa medyo may pagka-taiko, Jeet Kune Do eh. Kumbaga parang ganun yung mga ginagawa nilang playstyle. Tapos ito naman si Pakito, alam naman natin, boksingero tunay. Hindi never maninipa yan. Pero pag ginamit yung paa niyan, mahirap. Oo, may foul. May foul. Matatawagan ng papipituhan. Pipituhan agad. Bawal yan, okay. Echo. Para sa Echo. Nakuha nung Echo yung title, katulad nga nung sinabi mo. And ang ganda ng rotation nila ngayon, ang ganda ng pulso nila ngayon sa pagkuha ng objectives, DJ. Sinakto rin kasi nila, may blue buff yung Ling. Kumbaga, pipili lang kasi isa si Ling dun eh. Ang ganda pa, may pakita yung hero nila. Hindi talaga makalaban sa early yung ano. Nanguna pa sila sa pwesto. Oo. Oh, pati makikita mo, mas mataas yung damage output ng core Pakito sa ngayon, ha? When it comes to sa damage output ng Ling. Dito malakas yung Echo eh. Yung pag-alam ng mga timing, yung proper trading, yung alam nila na may isang mawawala talaga sa Omega, tapos wala silang magagawa kung hindi i-give up yung isa dahil pinili nila kunin yung isa. And we have our Nivea Men head-to-head. And as you can see, total games na parehong teams, 33. And in terms of hero pools, hindi naman gano'n, nagkakalayo. Yeah. Tingin ko, dito rin pumapasok yung flexibility ng mga roles ng mga players natin. Na sabi nga ni Imba DJ kanina, ang daming plans. Plan A, plan B, plan C. Bukod sa heroes, ito rin yung mga pumapasok ng mga roles ang mga players na pinapasok o sinasalang per game. So I think talagang medyo lamang lang ng yung OMG when it comes to the hero. I think that was 50 hero picks. Pero efficient. Nakikita mo na pulido yung pagkaka-execute nila. Mm. And nakikita nyo dito, si Kelra ang pinaka nagiging main target ng side ng Echo. Pero itong batang to, napakalakas talaga ng pulso eh. Napakalakas ng instinct eh. Kumbaga, pagkaramdam niya ng may mali dun sa may mapa, automatic, nakayakap na sa torre, ayaw na bitawan. Play safe na agad. Play safe. And I think ito talaga yung mga traits na meron si Kelra as a player. Pero hindi ata siya mapipigilang matakedown dito. And gusto pa lumaban na lang ni Kelra, but Chakno, although nandun naman sila sa area, wala siyang pangsanib dito kay Ryzen. And Ryzen will go down in the process as well. Dalawang side laners or isang jungler at ang side lane ang tumumba. Isama mo na si Renjo at unti-unting nawawala yung aggression dito sa side ng Omega. Yung bola, hawak-hawak na ng Echo ngayon. Yung dalawang side laner, yung isang jungle, tumumba. Dahil kay pati Pakito talaga yan eh. Oo. Pag may Pakito ka talaga, halos sure na yung early niya eh. Mm-hmm. Pati nakakuha din siya ng I think because of the emblems na rin eh. Assassin
And again, i-convert mo pa yun sa damage or sa dami ng skills na pwede niyang ibato. So mataas talaga yung damage output dito ni Hades. And nakita rin natin kanina dun sa may top lane, sa may tri-bush, sa corner bush, na isang sipa lang ni Rafflesia, sakto ka na gamit na ni Ryzen yung kanyang SS. Talaga mag-pick off at mag-pick off talaga. So I guess Ryzen needs to keep an eye dun sa kanyang position after niya magamit yung ultimate. Kurt, lumalaban siya unti-unti pero I don't think na mabubuhay pa siya dito. OMG, meron din sila sariling sagot at si Curtizzy. Talagang ano eh, talagang sinusubukan na nilang i-maintain yung kanilang kalamangan. Kaya sinusugod na rin nalala yung jungle dito ng side ng Omega. Pero kasi hindi din i-give up basta-basta ng Omega yung jungle nila. Alam nila hanggat may tore, hindi sila ganun kabilis i-invade dun sa side na yon. Yeah. Tamang bawi sila sa gilid. Mm-hmm. Take down yung mga side lanes. And also priority dito sa may orange part ng Echo since Hades. More on physical damage, getting that orange buff will increase his damage output. So, at least, makontrol nila yung slow na pwedeng ibigay ng orange buff and additional damage. Okay lang na may namamatay kasi natatraden naman nila eh. Kumbaga, kahit lamang yung Echo sa top lane, natatrade kagad nila yung bot lane. Kumbaga, may equal pa rin. Para mini-mirror lang din nila, ano? Sagot, ano, fight fire with fire. Pero at the moment din naman, yung Echo rin naman kasi alam ay rather yung Omega alam din naman nila na kaya nila late game eh, no? Well, merong DHS, merong Demon Hunter Sword dito si Ryzen na pwede niyang pang-take down against Hades pag mabatay ng mid game to late game. And Kenra humahabol siya unti-unti. Benny Cutie kanilang main target, nilatagan na ng strings, binigyan na ng lahat, pero Omega dito na mapasok sa Venerated Airstrike, pero gusto pa rin nila lumaban. Benny Cutie ang pinaka main target. Chaknu, itutumba siya. Well, that is not Chaknu actually. That is going to be Etomax, pero alam mo, Chaknu, hinahabol pa rin siya ni Hades, ang suntok para sa suntok. Chaknu goes down, hindi pa ata sila tapos, and Renjo masyadong tanky para i-take down. Pero you know what, DJ? Ang next priority na dito ng Echo is yung turtle. At kung ano man yung ginagawa kanina ng Omega, ganun din yung ginagawa sa kanila ng Echo. At gusto pa talaga lumaban ni Renjo and RK3. Siya yung pinakamagiging main target. And Chaknu, eto Max, magkasama sila doon at kuha nila yung kill kay RK3. Renjo masyado talaga makunat. Hinding-hindi mapipigilan dito ang Renjo Show, ladies and gentlemen. Echo! Sayang yung mga lead nung Echo nung una. Kumbaga na counter kill din nila ngayon. Nakakalabas sila lalo ngayon sa mapa. Nakakasagot eh, no? And hindi rin na, ano eh, hindi rin nagagawan ng paraan ng Echo na kuhain yung mga objectives isa-isa. Dahil nga, talagang pinipilit pa rin ng OMG na lumaban. Players Gold, Smart 5G. As you can see, Curtizzy, Benny Cutie, and Ryzen, sila ang nasa top 3 ng inyong boards at nag-aagawan pa nga sila ng slot real time doon sa ating charts. Now, Curtizzy ang pinaka-target naman nila dito. Kurt, hindi na siya makakatakas. Tatlong tao yung nandun sa may taas, yung isa nakasanib lang. Echo, mukhang kailangan na naman nilang ano eh. Kailangan na naman nila dito maghanap ng mga pick-ups kasi kanina ganun yung ginagawa nila eh. Ganun yung galawan nila eh. Eh, no, mini-mirror lang ng Omega yung ginagawa ng Echo. Kumbaga nagka-counter trade lang sila. Kaya nakabawi ng mabilis yung Omega. Mm-hmm. And nakakalamang sila ng todo kasi pagkadating dun sa mga mirror plays, yung Link kasi ang bilis gumalaw sa mapa eh. So kapag kailangan ng backup ng ibang member, pipikit ka lang ng onte, tatlo na sila. Pati yung Angela. Nandun din yung Angela. Oh. So, instant plus 2 kagad every fight. Grabe yan na. Mugod na. Big Doc Dragon. Wala na. Mugod na sila. Let's go. Grabe, party-party talaga yung OMG. Wala alam nila na strengths nila eh. Tinalian na ni Chaknu. Op. Ryzen. At ang pilis lang din nila makalabas. Hindi nila kailangan mag-isip sa sobrang daming bagay na babato ng Echo dahil kulang na rin sila doon. RK3, siya yung pinakamain na hinahanap talaga, no, DJ? Grabe rin kasi yung mobility talaga ng ano, nung Omega, kumbaga pag may papasok sila, lahat sila may pang-out. May dash si Tamos, si Matilda, si Dragon, tapos si Link. Yung Angela, nakasapi lang naman yun eh.
Mm. Pasakay diba? Po. Pasakay. Bibigyan kanya ng necklace. Diba? Try mong pansinin kapag sumanib ulit si ano, si Chuck no kay ano kay Kelra na naka Black Dragon form. Meron siyang necklace na puppet sa may leeg niya. Pero yeah, nakikita natin talaga si Chuck no na every time na merong isang member nabawasan o alanganin o laging nagagang up, automatic ka agad, walang kaamok-amok, ultimate ka agad. Mm-hmm. Hawak ng Echo ang kalamangan nung mga unang part ng game, but by the time that 8 minutes went in, nag-iba ang kompleksyon nitong laro natin. OMG, with a scoreline of 9-6. Slowly but surely. Alam mo, nakikita mo naman dito na ano eh. Nakikita mo naman dito na yung Lord na, yung importanteng objective dito sa may mapa. In terms of Lord take, DJ, kanino ka papanig dito sa dalawang team na to? Sino ang mas matalakas mag-take ng Lord ngayon? Mas mabilis mag-Lord yung Echo, kaso ang maganda kasi sa hero ng Omega, kunwari, pwede na i-hold yung Lord tapos si Ling nag-split push muna. Mm-hmm. Nakakailang pa naman yung ganun. At sobrang nakakailang yun, pero nahuli si Rafflesia and Tempest of Blades. Nandun sa may pinakagitna ng lahat, Ryzen, itatakbo na nila to. Maganda yung pick-up na nakuha nila. Nakakuha din sila ng isang flicker kay Rafflesia. Pero yung isang yung main target nila dito, probably Hades or probably RK3, ay hindi pa nila nati-takedown ng todo. Eh, grabe nga yung book. Sir, Etomax pumasok na. Uy! Uy, uy grabe. Ooh! Grabe yung mga Etomax. 1-1. 1-1. Well, pati medyo ano yun, medyo risky yung ginawa ng OMG kanina, pumasok sa Etomax sa pinakaloob. Pero hindi rin nila na successfully take down yung tier 1 sa may middle lane na turret. So OMG naman doon, nakakuha sila ng pick off, yes, kay Rafflesia, pero na-expend nila yung karamihan ng mga ultimate sila. Or one big thing doon is yung dragon form dito ni Kelra. Ooh! At si Kelra ang naging ally, sumagot din ng sarili nilang sapak yung side ng Echo. And malaking factor yon, and I think this time around, Echo ang mas nasa magandang pwesto para kumuha ng Lord in terms of heroes damage. Nakikita niyo naman, Tito Max, Eto Max, wow. Kahit anong Max, Max na Max, sa kanya yon. Pero nakuha pa rin ang Omega yung Lord, and that is going to be Echo. Pulasan sila ngayon. Takbo. Ang grabe, wow. Again, ito yung mga kailangan tignan ng ano eh, ng Echo eh. Yung mga steal, possible steal dito ni Ryzen is napakataas, especially max na rin siya 15, pero kanina kasi if I'm not mistaken, level 14 pa lang din si Hades eh. Pero yung confidence na meron si Ryzen ngayon, especially with the help of Chuck Nu, is talagang laging magko-contest yan every single time. So Echo, they need to make sure na kapag kukuha sila ng objective ng third ng Lord, ng next Lord, they need to clean it, or they need to end it or kill it fast na hindi agad makaka-retreat dito si Ryzen. Renjo, unti-unting ine-escort yung Lord papunta dito sa may top lane habang yung ibang members ay tumutulak doon sa may gitna. Nakikita niyo naman si Kelra, nandun naman sa may baba, hiwa-hiwalay talaga dito yung side ng OMG, at meron naman ng ating Black Dragon form para maabot doon sa may pinakadulo. And Luminous Lord na pala to. This is a level 2 Lord. Curtizzi and the others, magiging successful yung kanilang depensa, pero hindi ibig sabihin nun unskated ang mga turrets nila, kasi dalawang turret, actually tatlong turret ang na-take down dito ng side ng OMG. Lahat ng outer turrets, wala na. Delete na ng mapa nila. Mm-hmm. Mas magiging exposed na rin yung mga, well, into possible steal or invade yung map ng Echo ngayon. And OMG, kapag meron silang kapag meron silang dalawang purple and orange kay Kelra or kay Ryzen, ang kate niyan, mahihirapan yung Echo ngayon na dumepensa. Buti lang marami silang pang-clear ng wave. Again, kay Benny Cutie pati kay RK3. So, tingin ko kaya pa nang iprolong to ng Echo. Malakas mag-defuse yung mga hero nila eh. Mm. Lalo na may Parsa. Oh. Baga kailangan na lang nila ng pick-off talaga. Kasi tulad nyo kanina yung Dragon, kayang-kaya mag-burst ng kahit sino eh. Parsa, Lunok. Pero ito din yung story nung game number 1 eh. Na pick-off lang yung kailangan, pero hindi pick-off yung dumating. Para sa side ng Echo. And gaano nga ba ka-importante na pick-off talaga? Kasi ang Omega hindi na lumalaban ngayon ng pa-isa-isa eh. Ang gusto nila dito, lalaban sila eh. Mag-aalalayan,
Tapos kahit sabihin mo, yes, pwede kayo makapick off ng isa. Anong assurance naman nung ibang nung isang team or nung Echo na wala doon si Ryzen at si Chakno na biglang darating at may possibility na ubusin or kumuha ng dalawang member nila? Bilis kasi talaga gumalaw ng mga hero ng Omega. Pero yun nga, dapat may vision talaga sa ibang hero bago mang-go ng isa. Kaso ang hero, sure kill. Yes. And kaso ang hirap kasi nun, si Reflecia kasi yung magiging ano nila, main pick-off nila para maging successful. Kailangan, it's either gamitin ni Reflecia yung Way of the Dragon niya to get a pick-off or hintayin niya yung Way of the Dragon pagbaba ni Ryzen gamit yung kanyang ultimate. Yun yung nagiging scenario. It's either you will play defensively or aggressively. Pero ngayon, I guess, sa current state ng sitwasyon ngayon, defensive is the key. Kaso ang problema, lagi sumasalubsob yung OMG. Mm-hmm. Pang zone lang talaga yung Dragon. Ang kung papansinin mo, halos lahat ang members ng Echo ay nandoon sa kabilang spot. Favorite talaga nila doon yung ambush strategy na malapit doon sa may bush, doon sa may orange buff. And dalawang beses na natin nakikita sa kanila to. And tingin ko nababasa sila ng OMG pagdating doon. Kasi kung saan sila nakatambay at saan sila ina-expect ng side ng Omega, doon sila sa kabila. And that is a successful counter a read para sa side ng Omega at sa side ng Omega. Kasi literal, men, wala silang naabutan doon at nawalan pa sila ng Tori. Grabe yung burst damage talaga ng Pakito. Oo. Ito mo yung buhay ni Kera. Almost quarter na lang yung naiwan. Buti nila meron pa siyang additional lifesteal from the passive. Pero yes, yung damage talaga ni Hades eh. So, para sa OMG, dapat hindi sila magpakampante. Again, ang dami nilang burst capability, ang taas ng burst capability ng Echo. I'm talking about the magic burst ni Benny Q in RK3 and sa physical burst dito ni Hades. So, ang kulang lang talaga is proper setup eh. Si Reflecia and Curtizzi, yun yung mga heroes na pwede mag-setup ng control para sa OMG. Kaso ang OMG, ang panlaban naman nila sa setup is yung mobility na meron, pati yung bilis nilang mag-responde sa lahat ng action ng Echo dito. So, kailangan talaga gamitin ng Echo dito yung surprise factor, yung ambush mechanic sa mga brush, sa mga bushes. And yun yung kailangan, pinaka-easy na way nila na makakuha ng pick-off without expending any of their ultimates. Ayun lang yung mahirap, ang bagal ng mga pwede mag-lane sa top lane. Kaya hindi nakaka-risk po agad sa Lord. Kaya laging 4v5. Siling, anytime pwede pumunta dyan eh. O, oh, diba? Talon-talon lang. Bakod-bakod lang. Oh, yung technique nila. Oh, bakod-bakod lang. The specialty. Ano specialty mo? Jumping spider. Pagka nag-jumping spider na yan, alam mo yun. Huwag ka magtago ng edad, DJ. Tumatawa ka din ngayon. Alam mo yung jumping spider. Ikaw, ano specialty mo? Kicking fish. Ako, running rooster eh. Pero alam mo, yun din kasi may papansin mo sa Omega eh. Yung slow but sure na pag-take nila ng mga Lord, hindi sila nagmamadali eh. Parang kahit sabihin na natin mo 1/4 nila yung buhay nung Lord, basta alam nila na hindi nila kakayanin yung Echo or yung kalaban nila sa ganong parte, kahit yung reset nila okay lang eh. Yeah. Pati ang ginagawa ng OMG, napapansin ko from game 1, na pinupoke lang nila yung Lord. Tapos kapag mag-react na yung Echo, aatras sila para ma-reset or either ma-out of position ngayon yung Echo every scenario. Kung sakaling yung Echo naman yung mag-initiate or mag-start ng Lord, lagi nandyan si Ryzen para makuha yung or para sa mga retry battle for the Lord. Gusto nila mag-teamfight ngayon kasi gumamit ng sipa si Cho. Mm-hmm. Kaya tinutuloy nila. Oh. Tinutuloy nga dito ng side ng Omega. Lord will be stolen, returning the favor. At andito na nakahulihan na RK3, yung pinaka first target na tutumba. Benny Cutie, siya ang hahanapin at ahuli dito si Ryzen. Pero Ryzen makakatakas dahil sa mga heals na nabibigay ng isang Angela. Game of steals to. Magandang labanan. Retry battle talaga eh, no? Laking bagay sa ano, sa team fights, ay rather sa objective taking ng dalawang heroes natin eh. Pero ito naman yung in time ni Hades na okay lang kahit natalo tayo ng retribution nung Lord before that, nakuha naman natin 'to na mas makunat. And ito yung titimple. Ito yung sasabay sa lane equilibrium ng Echo. Lahat ng lanes ngayon meron ng super minions kaya pwedeng merong allotted time ngayon yung Echo na magplay aggressive parang ganito. And play aggressive, it is Reflecia. Hindi siya makahanap ng talagang game-changing na sipa as of the moment. Pero ang sabi ng OMG, ba't pa natin papalagpasin tong Lord na to? Dito na natin sila labanan. Talagang makipagharapan na tayo. Reflecia, pumasok ng Jit Kondo. Doon sa may taas, nagkaharap si Hades at si Ryzen. Si Ryzen ay mapapatak
mo. Pero magmamatter ba yun? Rapa dito. Next target na zone out na siya ng Todo. Nagkahulihan pa, Curtis. With the We Are Angry. And there is going to be a takedown kay Kelra. Grabe yung mga bitawan ng mga player natin dito. Ramdam na ramdam mo, playoffs na. Playoffs naman talaga eh. Na-playoffs mode na lahat ng player. Playoffs mode na yan. Kahit si Papi Papi Pum, you know, kitang-kita mo, talagang, ano eh, dumediretso sa bakbakan eh. Along with the assistance of Kelra. Well, dahil na rin siguro sa items niya, mayroong Oracle BFB plus the Athena Shield. Then dalawang offensive items lang, which is War Axe plus the Bloodlust Axe. Enough na yun para at least mag-buy ng time para sa OMG to get a better position. Ooh! And Penny Cutie! Showing up when he's needed. At nandun sila sa may pinakagitna, Benny. Ang inaabon nila, Winter Truncheon. Ang gagamitin niya, meron pa siyang brilliance para makatakas at umahat po unti-unti si Tamus. Pero hindi niya nakakayanin. Nakakuha pa dito si RK3 ng isang Holy Crystal. Unti-unti na nga ba napupunta sa Echo yung bola ng larong ito? Nakakailan kasi sobrang yung Ruby. Kumbaga, bawat skill niya, hindi nakaka-skill masyado si, ano, si Ling. Pati ang ginagawa ng ano kasi ng Echo, ginagamit nila yung mga ultimates nila especially for RK3 kapag bumaba na si Kelra eh. Lalo't ngayon, nakita nila na nagamit na yung Black Dragon form, pwede silang umabante, waiting for the next creep wave, then available din yung Feathered Airstrike ni RK3 dito. And Echo marching on, gusto nila tapusin to RK3, Feathered Airstrike, Kelra tutumba, and this might be GG para sa game number 2 ng Omega. Echo takes game number 2. At sure na tayo na hanggang game 4 tayo dito.